Si Maria Ana Consuelo Jambi Madrigal, sa edad na 54, hindi na siya pagito sa karera sa pagkasenador. Mula sa Mayama, Angkan, apo siya ni dating Supreme Court Chief Justice at bayaning si Jose Abad Santos. Unang naupo bilang senador noong 2004 at nanungkulan sa loob ng 6 na taon. Siya ang principal author ng Republic Act 9775 o ang Anti-Child Pornography Act. Nagtapos siya ng kursong economics sa Santa Clara University, California. Siya rin ay may master's degree in development economics sa Yale University. Noong taong 2002, kinasal siya sa isang negosyanteng Pranses. Ngayong eleksyon 2013, susubukan niyang bumalik sa Senado bilang kandidato. Karapat dapat ba si Jambi Madrigal ng inyong boto? Unang tanong po namin paano yun na sikmura na makaaliyado ang asawa po, ano, ng dating talagang matinding kritiko kayo nung 2010 presidential election, si Senator Manny Villar? Pag linalabanan kong corruption, issue-based yun. So, hindi naman personal. Dapat sa politiko, i-separate mo yung sinasabi nga nila, nothing personal is strictly politics. So, yung issue was a political issue at issue para sa taong bayan. Hindi naman personal na inaway ko si Senator Villar at si Mrs. Villar. So, sa akin, issue-based yun. Tina, hindi pa ho tapos yung usapin sa inyo, ano po? Ngayon ang tanong, sa kampanya, hanggang saan kayo makikipag-cooperate o makikipag-alyado kay Mrs. Villar? Kikibuan niyo ba siya? Kakaibiganin niyo ba siya? Nothing personal. Nagkikibuan kami. Good morning, hello. Natapos na kasing issue ng C5, no? That's for the history, that's for record, for the record books. Nagkikita kami, it doesn't mean naman na yung kanyang advocacies or yung kanyang philosophy o prinsipyo akin rin. Senadora, hindi ho maganda yung naging performance, no? Ng ranking niyo, 46,000 lang ang bumoto sa inyo nung 2010 elections. So anong tingin yung chance nyo na makabalik ho kayo sa Senado ngayon? Well, nung 2010 naman, more than 15 million ang bumoto sa akin. Ang presidency is very different. Sa Senado? At alam nyo, I was an independent and I had one advocacy na magkaroon tayo ng masupo yung corruption. So I don't think it is linked to my chances in the senatorial. Pero nung 2004 naman, 85 million pesos ang ginastos nyo. At 13 million ang bumoto sa inyo. Pero may endorser kayo na si... Hindi, yung last ano is 15. Yung last tally, oo. 15 million. Pero 15 million, may endorser kayo na si Judy Ann Santos. Oo. Ngayon ba wala kayong plano na... Ngayon, malakas ang endorser ko. Si Presidente Aquino. Para sa akin, malaking tulong yun sa lahat ng kandidato niya na ma-endorse personally ni President Aquino. Doon sa mga nagdaan debate ko, ma'am, di ba parang... Hindi kayo natuwa nung tinanong kayo about sa presyo ng basic commodities, di ba? Like yung galunggong yata. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ngayon ba, kayo ba? Pamilyar na. Pamilya kasi ng mayaman din ang kasi senadora. Ang sasabihin ko, namimili ako ng gulay. Kasi yan yung kinakain ko. Vegetarian? Opo. Ah, okay. Pero hindi naman ako magiging hypocrite na pupunta ako sa market na yon at sasabihin ko, Arnold, alam na alam ko yung presyo ng galunggong. Sa kasi, it does not stop you from being a kurakot. Would you much rather na alam ng tao yung presyo ng galunggong tapos pag makaupo, nangungurakot at inalam lang niya yun sa araw-araw na ito? Marami hindi nakakaalam, isa kayo sa biyakda ng batas na nagbibigay protection sa tupataha. Opo. At diver din si Senadora eh. So, anong nararamdaman nyo na ngayon, hanggang ngayon, para panayan delay, no, na maisalba yung USS Guardian doon? It's very unfortunate talaga. Dalawa kasi kinoconsider dyan eh. Kung mamadaliin natin yung salvaging, baka lalong masira pa. Yung corals. Yung coral reef at baka magka-leak ng mga lubricants, ng mga oils, mga toxic. Nung candidate po kayo for President 2010, sabi nyo ayaw nyo ng pork barrel. Okay. Ano po ngayon ang panindigan nyo? Ang pork barrel, alam nyo po, it's a two-edged sword. In the hands of a good person, madami kang mabibigay. So pork can be good. Pork can be bad. When I was running for president, I said, mabuti pa kung walang pork barrel because it's a way to remove corruption.
Pero ngayon, now, we will have to find the way to bring naman paano natin paparatingin yung yaman sa mga local areas. Mm-hmm. Kung alisin yung pork barrel. Mm-hmm. Now that there's still pork barrel, I would like to make a promise to the nation that should I accept my pork barrel, I will open my records to them. Transparent. Completely. Ano pinakamatinding critic o kritisismong inabot ninyo? Nakarating ba sa inyo na pati sexual preference nyo na-question dati? Oo, oo. Na tawag nga sa inyo jamboy, no? Imbis na jambi. I've nothing against transgenders, homosexuals, and lesbians. But since I'm not, batikos lang yun. Wala ka magawa. It's part of the territory. But I have a husband. I'm happily married. Kasi problema nila yun. Hindi ko problema yun. Kasi susunod ka, no? Anong stand nyo sa same-sex marriage? Kasi kilala kayo bilang conservative din, eh, no? Well, I'm not conservative. I am very... Hindi ka na conservative? Hindi. Hindi conservative in the sense na yung kung may proper agenda ka, you cannot be very conservative kasi you have to fight for yung oil deregulation law. Kailangan magkaroon nun, no? Reform measures. Reform. I'm more a social reformist. Okay. But same-sex marriage, I would much rather, if it has to be, there should just be legal partnerships so that if money or assets are involved, magkakaroon ng protection. Bakit kayo karapat-dapat ay boto ng ating mapamayan sa Senado ulit? My record will stand for itself. Diretso ako sa salita, diretso sa gawa. Hindi rin ako, wala rin akong utang na loob sa malalaking negosyante na kailangan ako magbayad pag nakaupo na ako. Whether people like me or not, yung konsyensya ko ay malinis. Na malinis rin ang paglingkod ko sa kanila, malinis po ang servisyo ko sa taong bago.